Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Magkano na nga ba ngayon ang latest na presyo ng mga pintura? Sa video po natin ito, ibabahagi po natin sa inyo ang mga major na kakailangan ninyo pag kayo po ay nagpapapintura. Sano ba ang inyong magagastos sa inyong materials pag kayo ay magpapapintura ng water-based? So ito po, very common po ito na ginagamit pag kayo po ay magpapapintura ng inyong bahay. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So, sa pagpapapintura po ng bahay, sa unang-una pong procedure ng inyo pong pagpapapintura, ang unang-unang materials po, plat latex. So magkano nga ba ngayon ang ating plat latex? Bali, ito po yung ginagamit na ating pang primer sa mga wall, no, pang primer ng ceiling, no. Ang gagamitin po natin dyan ay plat latex. So magkano ba ngayon ang plat latex? Ang plat latex po natin ngayon, nagre-range ang kanyang presyo. Ang isang balde o naglalaman siya ng 16 liters, ito po ngayon naglalaro sa presyo na 2,400. Yung galon ng ating plat latex ay naglalaro ang presyo niya sa 700. So, susunod po natin ang ating semi-gloss. So, ang ating semi-gloss, yan po yung ating ginagamit na pang first coat, no? Tandaan po natin sa term ng pagpipintura, magkaiba po ang sinasabing first coat doon sa primer. Kasi po pag ang mga pintor sinasabing nagpi-first coat na po, gumagamit na po yan ng semi-gloss, hindi na po flat ang kanilang ginagamit. So ang ating semi-gloss, ang isang balde o ang 16 liter ng semi-gloss ay nagkakalaga siya ng 2,700. Tapos ang kanya naman pong galon ay nagkakalaga po siya ng 750. So, next natin na inyo pong kakailanganin pag kayo po ay magpapapintura ay ang liha. So, very common din po na pag kayo po ay magpapapintura, no, lalo't mga latex ang inyong ginagamit, common na common po dyan ang ginagamit na liha is 100, yung grit number 100. So, ang grit number 100 na liha, ang presyo po dyan ay naglalaro po yan from 85 pesos to 100 pesos per meter. Tapos kung malaki naman po ang inyong project na inyong gagawin para po kayo makatipid, so maghanap po kayo ng mga nagbebenta ng perolyo. Ang perolyo po niyan ay naglalaro sa 2,500 ang isang rolyo ng grit number 100 na liha. Ang haba po niyan is meron po niyan nating 45 meters, meron po niyan nating 50 meters. Susunod po natin ngayon ay ang skim coat, no? Ang skim coat po ngayon, yan din po, very common din po yan na ginagamit na pangmasilya sa ating mga plat latex. So, magkano nga ba ang halaga ngayon ng skim coat? Ang halaga po ngayon ng skim coat, ang presyo ng skim coat ay naglalaro from 400 to 620 per bag. So, sa mga magtatanong, Kuya Jude, ba't magkaibang presyo? Ang laki pa ng diferensya. 400 tapos yung iba 620. Yan po kasi depende po yan sa brand ng skim coat na inyo pong gagamitin. So ang isusunod naman po natin ay ang mga body peeler. Yan po yung mas kilala sa tawag na Pulitop. But ang Pulitop po kasi ay brand ng body peeler. Although marami naman po dyan na brand ng body peeler, kayo na lang po mamili kung anong gusto nyong klase ng body peeler. Mostly ginagamit tong mga body peeler na to. Sa mga magtatanong magkano ba ang presyo ng body peeler o mas kilala sa tawag ng mga nakagawian ng pintor na Pulitop, ang litro po ng body peeler ay naglalaro po siya sa 250 per liter. Tapos yung galon naman po niya ay nagkakahalaga po siya ng 700 pesos per galon. Susunod naman po natin ay ang brush, no? Yan po ang brush po natin. No, isa din po yan sa kakailanganin po ninyo pag kayo po ay nagpapapintura. Ang brush po natin, naglalaro ang presyo ng brush from 30 pesos to 80 pesos. Depende po yan sa brand ng brush na inyong gagamitin at depende din po yan sa lapad ng brush na inyong pong gagamitin. So, ang roller po natin, naglalaro po yan sa 80 pesos ang isang set. Ibig sabihin, pag isang set,
meron na siyang pillar, no? Yung parang pinaka-foam. The same time, meron na rin po siyang handle. So, ang isang set po niyan ay naglalaro sa 80 pesos. Yung baby roller po natin ay naglalaro from 40 to 60 pesos ang isang set. So, yan po ang presyo niyan. Ang gypsum tape po natin, yan po yung ginagamit natin na ano, sa mga jointer, no? Jointer ng ating mga paising board, gypsum board, no? Yan po yung ginagamit. So, mga kailangan tayo dyan ng gypsum tape. So, ang gypsum tape natin, nagkakahalaga po yan from 40 to 80 pesos. Depende po yan sa kapal, no? Depende rin po yan sa haba ng inyong gypsum tape na gagamitin. Kailangan din po kayo ng masking tape, no? Ang masking tape, kakailangan niyo po yan pag kayo din po ay nagpapapintura. Masking tape natin ay naglalaro yan from 28 pesos, no? Hanggang 50 pesos. Depende din po yan sa lapad ng masking tape na inyo pong gagamitin. At the same time, may mga brand din po ng masking tape na mataas po ang presyo. So, kayo na pong mamili kung anong klase pong masking tape ang inyo pong gagamitin na pasok po doon sa inyong mga pangangailangan. Disclaimer po, ang presyo po ng mga materyales na itong aming nabanggit ay base po doon sa kinukuhaan po namin na hardware, no? Ibinahagi po namin sa inyo ang mga datos na ito para makatulong sa inyo, para makapag-estimate kayo ng inyo pong mga kakailanganing materyales para sa inyong mga painting works. Maaring ang presyo pong ito ay mas mababa sa iba. Maaring pong ang presyong ito ay mas mataas sa iba. Sa ito po, ibabahagi po namin sa inyo para magkaroon lang po kayo ng idea sa inyong mga painting project, no? At disclaimer po, ang presyo po ng ating materyales na ginamit, lalong-lalo na po sa mga pintura na ating mga ginamit, no? Ang brand, ang presyo po na ito ay ito po ay Boys and Paint, no? At hindi po ito sponsored, no? Kaya Boys and baka naman, no? Tapos hindi po siya sponsored, although may mga iba naman po na mga brand na masasabi po natin na mababa ang presyo. So, kayo na po ang bahala doon kung yun po ang nagustuhan ninyo, yung brand ng pintura na mababa ang presyo, nasa sa inyo po yun. Kaya, Boysen po ang senior ko sa inyo, no? Kasi po, yung Boysen kasi nasubukan na namin yan sa marami pagkakataon, no? Ganun din po yan, yung Davis Paint, no? Yung Davis Paint din po, maganda din po ang kanyang resulta. So, yun nga po, yung presyo, ibinasi ko po doon kung ano po yung leading na pintura, yung na number one na pintura na madalas namin ginagamit. At the same time, pag kayo po ay pupunta sa mga paint center or sa hardware, pag naghanap po kayo ng pintura, yan po ang una nilang i-offer sa inyo. It's either Boysen or Davis brand na pintura. Kaya yun po ang ibinahagi namin na presyo, no? At kung may makita man kayo na mas mababang presyo na magkaibang brand, so nasa sa inyo po yun kung yun ang inyong kukunin. Kasi sa market po, may mga nag-i-exist ng brand na pintura na mas mababa pa doon yung presyo doon sa presyong nabanggit ko. Sa muli, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na pagsubaybay at suporta sa aming video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga nagnanais na magpapintura sa panahong ito. Ito nga po ay medyo maganda ngayon ang panahon, so maganda ngayon ang magpapintura. Lalo't parating na po ang Kapaskuhan para pagdating po nung time na dumating na nga po yung Kapaskuhan, no, ay masasabi natin maliwalas ang bahay kapag kabago pong pintura, no? Tsaka sa mga nais na magpagawa dyan, no? Sa mga nais magpapintura, maaari lamang po na mag-iwan ng message, no? Mag-iwan ng comment sa ating YouTube channel at the same time sa ating FB page, no? Pwede po kayong mag-inquire doon para mapag-usapan po natin ang inyong mga painting projects. Sa muli po, ito si Judrius. Thank you and God bless.